Hello guys! Magandang buhay! My name is Daphne and today I would like to share with you 7 steps on how to know you're the one. Disclaimer lang po guys, I am not expert on giving advices when it comes to love. I just want to share with you what I've learned and what I applied at yung nangyari sa akin. And I decided to create this video because I have some friends who ask me if I know someone for them, like magiging love matching or ano bang tawag sa mga ganyan. So yung parang ireto-reto. So, dahil hindi po ako naniniwala sa ganun. So, now gusto kong i-share sa inyo kung ano yung ginawa ko kung bakit ako nakapag-asawa at the age of 39. So, matanda na, di ba? So, shocking. So, ang daming mga kaibigan din ako na matagal na hindi nakapag-asawa. So, ito ay para sa mga singles na hindi pa, na yung nasa late 30s na, or sa mga, kahit mga bata pa, but gusto na mag-asawa. And if they wanted to know that they are doing the right decision, so, please stay tuned. Let's get started. The first step to know you're the one is to pray for God's will. So I prayed for God's will for myself that time because I was a single mom. I was contented. I had a work. I have a family who loves me. I have a family in Christ. I was so productive and fruitful. So second, it was so complete. I feel complete because Jesus is the lover of my soul. So, dahil maraming nag-tease sa akin, people are teasing me all over my world that time. Like, at the office, unbelievers, and sa church, sa mga circle of friends ko, bakit hindi pa ako nag-aasawa, na dapat mag-asawa na ako to complete my happiness. So, sabi ko, masaya naman ako. Bakit ako kailangan mag-asawa? I'm okay. Sabi ko, masaya ako na may anak ako. I have my daughter and she's 8 years old. And she's so adorable. I am so grateful to God for giving me such a wonderful gift. So, para sa akin, I'm living the life that God has planned for me. Pero, nung napansin ko na ang dami ng nag-titis sa akin, at even my boss every day keeps telling me to get a husband, I need to have a husband, I'm not getting any younger, or maybe I'm a lesbian, I'm for sure I'm a lesbian. Yung mga ganun, at sa mga iba pang mga kolego, sinasabihan pa ako na I am a cold-blooded. So, sabi ko, so tinanong ko si Lord, kasi I was so perfect. I feel so perfect and happy and contented on that time, on my current time, but I don't know my future. So I asked the Lord in prayer His will. I asked if His will to for me to get married. So when one night I prayed to the Lord and I took my Bible after praying, and God led me to Ecclesiastes, yung verse na 2 are better than 1. So, yun ang una kong confirmation or sign from the Lord that He wants me to get married. At following noon, may mga confirmation si Lord, reconfirmation si Lord sa mga sermons na naririnig ko sa church, even sa mga online sermons, na being into marriage is not just to have someone for you or to provide for you, especially dahil babae ako. Diba yung traditional family sa Philippines is yung babae ay nag-stay sa bahay at yung lalaki ay magpo-provide. So mga ganun, yung lalaki ay magpo-provide. But because that is not working nowadays, that's the ideal one. But currently, that's not the reality. So marami ng mga babae na we are career woman. So, parang hindi mo na kailangan ng provider because you are working anyway and God is providing you anyway. So,
I did not listen to my emotions. I learned to listen to God's leading. So nagpray ako. So at yung sa mga sermons, marriage is a tool to for you to mold into a person that God wants you to be. So isa lang siyang tool for you to mold into a person that God wants you to be. So hindi pala talaga siya yung parang mag-aasawa ka dahil kailangan mo ng karamay, or mag-aasawa ka dahil as a human being you need someone. Mga ganon. So hindi pala ganon. So yun, may mga confirmation si Lord through sermons at mga situations na ibibigay niya sa iyo. He will lead you. Alam ko talaga na laging nangungusap ang Panginoon sa akin if we only be still and listen to His voice, to His whisper, and plug from the world, and pray for His leading. So, yan ang una kong ginawa. The second step, dahil answer niya ay yes, yes ang answer niya, I did a checklist. I write the character of the person na I want to be in partnership. Like, I want to be his lifetime partner. So, gumawa ako ng checklist na very specific, godly character. So, the first one na ginawa ko, dahil very specific, dahil hindi naman po ako fond of other nationality when it comes to lifetime partner. Hindi po ako racist. Tinatawag po akong racist sa mga colleague ko dahil yung mga ibang nationality ng mga colleagues ko. Dahil daw, bakit hindi daw ako nag-i-entertain ng ibang lahi. For me kasi, ang hirap na nga, excuse me, mahirap na nga intindihin yung ang kapwa mo Pilipino, yung pa bang ibang lahi. That's for me personally. Hindi ako against doon sa mga nakapag-asawa ng ibang lahi. But this is my personal opinion. At dahil buhay ko naman to, at I am the CEO of my life, di ba? Sabi nila. So, yun ang ginawa ko. Una kong nilagay sa checklist ko, it should be Christian, mature Christian, godly Christian, not just Christian, because being a churchgoer won't make you a Christian. Di ba? Pag churchgoer lang, ang dami namang churchgoer, but hindi talaga nag-grow. So, I mean, hindi pa talaga sila nag-grow that time. So, may mga phases tayo sa, or stages tayo sa ating walk with Christ eh. Hindi naman ako nag-judge doon sa mga hindi pa nag-grow. We are still growing. What I mean is, yung mature na din talaga, yung pareho kami ng level ng maturity in Christ. Yun yung pinag-pray ko. Second is Bisaya. So, I'm very specific. Dahil ayokong pagising ko sa umaga, ibang salita. Pagkutulog ko, ibang salita ang sasabihin ko. I want to be myself. For me, pag hindi ako nagsasalita ng sarili kong wika or my mother tongue, parang feeling ko I am just performing. Like, parang nahihirapan ako if I want to discuss something to him about our life, our marriage, our family. Parang feeling ko may mga limitations or barriers for me. That's for me, ha? So, yun, nilagay ko din na very specific Bisaya. Kahit na sinasabihan ako ng iba na, ano ba yan, napaka-picky ko daw na paano ako makapag-asawa kung ganyan ako laging mag-isip. So, sabi ko, I don't care. Kasi pag gusto talaga ni Lord na mag-asawa ako, dahil yun naman talaga ang gusto niya. So, He will provide the kind of a person or the sort of a person that I want to be in partnership with for my whole life, for the rest of my life, diba? So, yun ang paniniwala ko. So, Bisaya, ayoko din ng Tagalog dahil nga mahirap po kami mag-Tagalog. Nagtatagalog lang po ako for the sake of my friends who are Tagalog. Nahihirapan po kami mag-Tagalog talaga. At mahirap din naman pong laging mag-i-English kasi napaka-awkward for this videos for Filipinos and then mag-i-English ako lagi, diba? Tsaka mahirap din kaya. Hindi ko magaling sa English, no?
Isa pa, ito pa, yung checklist ko din, pati yung height, pati yung edad, pati yung intellect level niya, finances niya, yung responsibility, yung about my daughter. So, nakasulat lahat yung ano yung mga characters na gusto ko or yung pinag-pray ko. Yun, yung nakikita ko sa, makikita ko sa magiging lifetime partner ko. So, ganun yung ginawa ko. Specific checklist. And then, number three, be productive while waiting for your the one. So, diba, you had your checklist, nag-pray ka, ginawa mo yun, nag-pray ka. But, while waiting, be productive. Excuse me. Yung hindi ka, yung nag-aantay na lang sa, na darating yung gusto mong lalaki, or darating na lang yung gusto, yung pinag-pray mong lalaki. So, kung ano man yung pinag-pray mo na character sa lalaki, be that kind of person as well. Because you are attracting what you are. Diba, pag ano ka, pag masayahin ka, you attract also people who are masayahin. So, kung malungkutin ka, you attract people who are malungkutin. So, parang nagmamagnet yun eh. So, you have also to be that kind of person na yung pinag-pray mo. Like for example, pinag-pray mo na yung partner mo is kailangang God-fearing. Kasi laging yun ganun, diba? Lagi kong nakikita yun na naririnig yun na yung mga gusto nilang partner is God-fearing. So, kung gusto mo ganon, ikaw din, gawin mo din yun sa buhay mo. At kung gusto mo din na hindi tamad, so wag ka rin maging tamad. At for me, being productive is to create your own kingdom first while waiting for your king or while waiting for your queen. So, parang magiging masaya ka muna, mag-create ka muna ng sarili mong buhay and develop yourself, your character too. Especially godly character, Christian-like character. So, yun po yung ginawa ko sa buhay ko. Sa buhay ko talaga, no? I mean, yung ginawa ko while I was single and waiting. So, nag-involve ako sa church, sa ministry. Dahil yun ay parang, doon ako, ano eh, yung parang nabuhay. Yung kontento ako. Yung nakita ko yung pagmamahal ng Panginoon sa akin through my brethren na nakapaligid sa akin. So, doon din ako nahasa or nag-grow more in Christ nung nag-involve ako sa ministry, lalo na yung pagiging tent maker, yung missionary, na hindi madali yung pagiging tent maker ko. But I really praise and thank God dahil maraming mga challenges, pero nag-grow ako sa ministry na yun. So, naging productive ako, naging masayahin akong tao, marami tayong na-touch na mga soul din. So, ganun yung ginawa ko. Be productive. Kung meron kang business, so gawin mo yung business mo. But don't forget then to set aside a time, to set a time then for the Lord. Kasi hindi naman po pwedeng puro ka na lang din worldly things or for personal lang na sa mga earthly level lang na mga things na i-attain mo. So, hindi po natin din kalimutan na we are just a sojourner of this earth, of this world, I mean. So, mga ano lang tayo. We're just travelers on this world. So, meron na talaga tayong destination, the final destination. So, yun po, be productive and while waiting for your lifetime partner. Number four, pray for your husband to be. So, or your wife to be. So, you have to pray. Kahit hindi mo pa siya kilala, yun ang ginawa ko eh. Kahit hindi ko pa kilala, pinag-pray ko na. By the way, I just learned this also from my mentor. May mga blogger din kasi ako, mga Christian blogger na pina-follow. Like, yung Teach with Joy, yung Girlfriends in God, yung Memory Delight, yung marami po ako mga pina-follow na blogger, Christian blogger noon. So, yung Girlfriends in God, dito ko nakuha yung, I think kay Gwen, ko siya nakuha, yung ginawa niya, gumagawa siya ng checklist at
pinapray niya yung future husband niya. So, ipagpray po mo din yung future husband mo, like to pray for him his previous to heal him from previous pains, yung mga failures niya, yung i-pray siya na mag-grow din siya in more in Christ, mag-grow more siya in Christ, yung as a person, i-heal siya emotionally, spiritually, physically. Yun, ipag-pray mo siya as na parang andyan na siya kahit wala pa. So, ganun yung ginawa ko na pinag-pray ko. Kasi hindi natin alam din eh na yung mga lifetime partner may mga pinagdaanan din, yung lifetime partner to be. May mga pinagdaanan din, of course. So, we are all human, di ba? Parang tayo lang din. Katulad ko, ang dami ko din pinagdaanan. So, marami din ako mga pagkakamali na mga na nag-result ng consequences na masakit, na hindi maganda. So, dapat din natin silang ipag-pray, di ba? So, number 4 po, so yun, pray for your husband. Kahit yung finances niya, ipag-pray mo din. Kung ano man yung mga desire mo sa isang lifetime partner to be. Okay? So, number 5, nasa number 5 na po tayo, use your checklist as your filter. So, ito na, pag may dumating na sa'yo or kung ikaw ay lalaki, may nagugustuhan ka, or kung ikaw ay babae, may nagpapakita na sa'yo ng ganung interest, so you have to use your checklist. Ito bang lalaking to? Nandito ba siya? Anong kategory niya? So, napasok ba siya dito? So, titignan mo yon. Kasi, pag wala ka kasing basihan, parang ang hirap anuhin. Ang hirap malaman. Kasi wala kang basihan eh. Parang lang, come what may. So, I don't think so na magiging sure ka sa pipiliin mo kung wala kang basihan. So, yun, ginawa kong yun ang filter ko sa yung may dumating sa akin. So, may dumating sa akin. Pero, akala ko siya, dahil ayoko naman ding mag-judge agad, dahil we are a Christian, we are not judgmental. But, akala ko siya, dahil Christian din siya, Bisaya din siya, and kilala ko na siya, at kilala ko talaga siya, at nako, kilalang kilala ko siya kasi ex ko siya noon. Dahil nga matanda na kami, he is 41 and I was 37 that time? 38. So, kaka-birthday ko lang noon. Or parang darating yung birthday ko ata noon, nung last year. So, akala ko siya, or parang binigyan ko muna siya ng chance. Sabi ko 50% sasagutin kita. Then, daily noon, pinag-pray ko. Pinag-pray ko yung relasyon namin. Every day, i-reveal ni Lord if He is the one. So, ganun yung magiging gawin natin. Gawin mo. Kasi, or kung gusto mo. Yun yung ginawa ko. So, pinag-pray ko yun kasi, so, sa filter ko, actually, pasok siya sa mga physical aspects or sa ganun, sa first two of my checklist. Pero sa mga ibang part ng ibang items ng checklist ko, hindi siya pasok. So, sabi ko, 50% muna. Sinagot ko siya ng 50%. Then, may siguro mga after few days, parang mayroon kami mga hindi pagkakaintindihan, like, hindi siya naniniwala sa tithes, which is, for me, that's number one, dapat naniniwala din siya sa tithes. Kasi, ayokong when it comes na mag-asawa na kami, pag-aawayan namin yun. Yung pera. Maraming nag-aaway ng mga pamilya, pera ang pinag-aawayan, di ba? So, number one sa akin yon din, it's not really number one, pero sa mga practices ng Christian, number one sa akin yung tithes, kasi importante yon. Eh, hindi kami magkakaintindihan doon, at nagdi-debate lang kami, kasi hindi siya naniniwala. So, I don't like that. So, hindi siya level, no? Hindi ko siya ka-level sa spiritual understanding ko. So, ayun, bumaba siya ng 10%, bababa ng pababa, hanggang, nireveal talaga ni Lord na hindi talaga siya.
1 month lang po kami. So, gagamitin po talaga natin yung checklist as filter, and at the same time, ipag-pray din po natin kung meron na po tayong natipuhan, ipag-pray natin every day. At hindi po, the Lord will not fail you to guide you and to reveal to you what He wants for you. Kasi pag mahal tayo ng Panginoon eh, gusto ng Panginoon na hindi ka ma-stumble, gusto ng Panginoon na hindi ka mapariwara or mawala sa kanyang landas. So, pag nag-a-ask tayo ng Panginoon ng wisdom at knowledge, ng guidance, alam ko talaga, kasi mag-glorify siya sa mga gagawin natin eh. So, yun ang fifth step na ginawa ko. Ang use your checklist as your filter and pray for that someone, for that person. So, kung nag-getting to know na kayo stage, so kailangan laging prayer. Kayong dalawa, magpe-pray kayong dalawa kung kayo ba talaga ay para sa isa't isa. Yun. So, number 6 na step, stick to the checklist. And ito, stick ka talaga sa checklist. Mag-i-stick ka sa checklist mo, sa prayer items mo. Kasi, yung prayer items mo, kasi before mo din yun ginawa, pinag-pray mo yun eh. That's what I did. Pinag-pray ko din yun before ko yun ginawa. So, nag-i-stick ako sa checklist ko, specific checklist ko, at prayer item ko. So, pwede ding manghingi ka din ng mga prayer requests sa yung mga trusted friends, especially sa mga brothers and sisters mo sa church, elders, pastors. Yun ang ginawa ko. I stick to my checklist dahil nga marami namang mga, you know, I was working in the Arab country and alam naman natin maraming mga offers, mga indecent proposals. I receive indecent proposals. Napakakasalan ka, magiging second wife ka, wala kang problema sa pera, bigyan ka ng pabahay, monthly allowance, mga ganong offer na tapos ikaw naman you were also in need or you are in need and that in that particular time sa money, tapos may mga ganong mga offer or mga deception. Yun ang mga tinatawag na deception. So, dapat mag-stick ka sa iyong checklist na ginawa. At, kasi maraming lumalapit sa'yo, Filipinos or non-Filipinos, na yung kasi akala siguro nila matandang dalaga ka or matanda ka na, dalaga ka pa rin, you are miserable. So, maraming mga lalaki na, sa experience ko to ha, na magki-care sa'yo or mag-aano sa'yo. Ba yan? May bubuyog ata. Yung mag-aano sa'yo, yung magbibigay sa'yo ng parang importance, yung parang akala nila na you are, parang uhaw ka of attention or yung mga ganun. Alam nyo na yun na yung pala, anuhin ka lang. I-deceive ka lang. So, mamaya nga ganun. So, may mga ganang pangyayari sa aking buhay. Sa aking buhay, single. Na, yung ino-offeran ka yung may-ari ng company, o-offeran ka ng, may-ari siya ng company, o-offeran ka ng relationship na labag naman sa paniniwala mo. So, for me, yes, may bigay man nila ang siguro kamunduhan or kayang karangyaan sa mundo, pero hindi nila may bibigay yung spiritual needs ko. So, I was holding really to my checklist and to my faith. I was holding to the living God who provides everything and who is loving, kind, and faithful to His promises. So, stick to your checklist kahit na pagsasabihan ka na, ano ba yan? Napakapika naman, parang hindi matandang dalaga. Yung parang ganun, parang akala mo naman kung sino, matandang dalaga naman, parang ganun. So, tautawanan ko lang yan. Hindi naman ako naiinis pag sinasabihan ako ng ganun na napakamapili ko, akala mo kung sino naman. Parang ganun. So, okay lang, kasi life ko naman to eh. Kung anong mangyari sa akin, di nyo naman ako sagot para sa akin ganun. So, number 7 is yung last step. So, ito na. Ask the Lord's approval. So, kung meron nang dumating sa'yo,
may nanligaw sa iyo or mayroon kang natipuhan na babae. So you have to ask Lord's approval. Pag Lord, sasabihin mo, Lord, gusto ko tong taong ito, or Lord, may nanligaw sa akin na ganito, siya ba? Siya ba yung pinapadala mo sa akin? So kung pasok man siya sa checklist mo, so tanungin mo din si Lord kung siya ba talaga. Kasi baka naman na di-deceive ka lang, di ba? Kasi alam mo naman, ang deception ay para din siyang totoo, meron siyang half-truth, meron siyang kalahating katotohanan, pero hindi pala, para lang maano ka, para lang ma-entice ka. Siyempre, gano'n naman talaga si Taneng. Alam nga naman sasabihin niya, hi, ito ako, si Taneng ako, sisirain ko yung buhay mo. Of course not. Of course, mag-ano siya. Just like a wolf cloth into sheep, yung mga gano'n, na parang nagkakatawan, hindi siya sheep, pero nag-kunyari sheep siya. So, parang ganun din yung mga temptation sa buhay natin. Hindi naman agad-agad, hindi naman talaga siya very clear or very obvious na sasaktan ka lang, or hindi siya obvious na makakasira pala siya sa'yo. So, you have to ask the Lord's approval kung siya ba yun. Kahit napasok siya sa checklist mo, ay dapat si Lord pa rin ang last say. So, when my husband started talking to me, dahil ayoko kasing mag-invest ng emotions. Pag may mag-i-start ng message sa akin or mag-invite sa akin or ganun, parang ayoko yung pag hindi naman pala gusto ni Lord, ayoko kasing yung mag-invest ng emotion, tapos hindi naman pala. So, ayoko ganun, kasi masasaktan ka din eh. So, tinanong ko muna si Lord nung nag-start kami. So, Lord, itutuloy ko ba ang pakipag-usap sa kanya, mga ganun. So, sinagot din ni Lord, I always refer to God's word. Lagi akong binubuksan talaga yung Bible ko. Nagpipray ako, tapos binubuksan ako ng yung Bible ko. Ito pala yung Bible ko, excuse me. So, ito yung Bible ko ngayon. So, ito din yung ginamit ko. Kasi may maliit ako nito noon eh, pero nawala, pink ang kulay. Kaso lang ano na siya, maliit na siya, hindi ko na siya yung mga litra niya. So, ito yung Bible ko ngayon. May mga highlighter yan, highlights. Yan, sa mga nabasa ko na, mga nagustuhan ko na mga verses. Like, hindi naman nagustuhan, yung parang nag-move sa akin on that day. So ganyan siya. So bubuksan ko yung Bible ko after my prayer, after my devotion. So magde-devotion ako, tapos isusulat ko kung ano yung mga words na binigay ni Lord sa akin. So yun yung ibig sabihin na kinausap ako ng Panginoon. Many times talaga na maiyak na lang ako dahil sasabihin ng Panginoon na yung barang akmang-akma sa pinag-pray mo. Hindi mo naman ino-author yung prayer mo, nasa puso mo lang at sa mind mo. Pero nung pagbukas mo ng Bible, ibibigay ni Lord yung exact verse na related doon sa hiningi mong prayer. Katulad nung sabi ko, dahil ibang church yung husband ko ngayon sa akin. So, pinag-pray ko din ka, Lord. So, Lord, itutuloy ko ba siya? Sabi ko ganun sa kanya. So, sinagot naman ako ni Lord doon sa 1 John na sabi ni Lord sa akin, to a lady. May ganun pa siya eh. Yung sulat ni John dati na to a lady, mga ganung ano, hindi ko na lang din sasabihin sa inyo lahat. Basta sinabi niya, kung sino man yung naniniwala kay Jesus at kung sino man yung nag-hold sa kiniklaim ni Jesus Christ that He is the Savior, that the salvation is only by God's grace, it's only that the Lord Jesus Christ is the only way for salvation. So mga ganun, kung sino man yung naniniwala at naghahawak nun,
nananampalataya, tanggapin mo sila bilang family. Pero kung hindi sila naniniwala kay Jesucristo at they're not living the teaching of Christ, so wag mo silang tanggapin as family. So ganun yung answer ni Lord sa akin. So yun, kahit iba yung church niya, pareho naman kami ng pinangahawakan, Jesus Christ, saved by grace, hindi sa gawa but only by God's grace. So ayun, ayun, tinanggap ko siya na yung parang doon ko nalaman na yun ang approval ni Lord sa akin na ituloy ko siya. So yun po. Then tanungin mo din po yung approval ng family. So nung tinanong ko, yung in-inform ko yung family ko, lahat sila parang napaka gaan ng pagtanggap nila, pati yung anak ko na ayaw mag-asawa ako, tanggap agad niya yung sinabi ko yung about sa may naniligaw sa akin. At yung sa mga tao sa paligid mo, sa mga friends mo, so i-inform mo din sila para matulungan kang ipag-pray. Tapos sa kanila din na ano nila ako, yung bang nagbibigay sila ng mga advices at prayers sa akin. Kasi in-inform mo din sila eh. Parang ini-involve mo sila dahil yung mga importanteng tao lang din sa'yo. At yung alam mong mapagkatiwalaan mo talaga. Hindi yung ichichismis ka lang. Yung mga ganun. So yun, I asked the Lord's approval and I asked my family, my daughter, my friends, yung mga important people sa akin. Yun ang mga in-inform ko at mga approve naman sila. Nakita ko yung mga acceptance nila na yung mga gestures or yung mga words nila na hindi naman yung mga objection, your honor, mga ganun. Hindi katulad nung isa, nung binigyan ko ng 50%, grabe. Grabe lahat. Ang bigat-bigat. Parents ko, mga kapatid ko, friends ko, ayaw nila. So, may nagsabi pa sa akin noon, oh, bakit siya bumalik? Siguro distraction lang siya. Yung parang ganun ba? So, yun ang ginawa ko. So, ito po yung nangyari sa akin. Kung bakit ko, I was so sure. Kasi nung tinignan ko yung asawa ko ngayon, noon, nung nanliligaw siya sa akin, so Bisaya siya, mature Christian siya, pareho kami, lahat ng mga along the way sa aming mga pag-uusap, hindi ko naman in-inform siya about my checklist. Check siya lagi, naka-check siya tungkol sa anak ko, dapat ganun siya, pero hindi ko naman in-open sa kanya yung about, yung tungkol, yung gusto ko sa isang lalaki towards my daughter, yung parang ganun. So siya lang din ang nagbigkas, may mga conversation kami along sa aming pag getting to know each other na mention niya na parang natutuwa na lang ako dahil check siya, pasok siya doon sa checklist ko. Kahit yung height, pasok din siya. Sabi ko, Lord, sa checklist ko, excuse me. Ano ba yan? Sorry ha. Sa height niya, sabi ko, Lord, 5'10". Pero dahil Filipino naman yung gusto ko, walang masyadong 5'10". So, 5'8 na lang, Lord, last, pwede na yun. So, 5'8 naman yung husband ko ngayon. And, sabi ko, Lord, dahil ayoko naman kasi ng, ang dami kong ayaw eh. Ayoko kasi yung bata sa akin, sabi ko, gusto ko, Lord, yung 42 to 45. Ayoko naman yung masyadong mahaba na yung, ano, yung gap namin. So, sabi ko, yun, 45 naman yung husband ko ngayon. So, ayun, kahit sa mga ganong mga, ano, level, kahit sa mga physical lang, pasok pa rin siya, sa spiritual din, and intellectual, at parang, siya talaga yung binigay ni Lord sa akin. So, I am so grateful sa mga na nagpipray for me and with me, sa mga kasamahan ko sa church, sa Filipino Christian Church, Abu Dhabi, Ajman, UAE, sa mga pastors and elders, sa mga kasamahan ko sa tent makers, so ganun, sa mga lahat ng mga nagpipray sa akin, thank you so much, maraming salamat sa inyo, sa mga singles ko pa na friends, so you might consider what I did, so baka mangyari din sa inyo. And be positive. At saka, always lang declare
Yun. So, sa mga friends ko, thank you so much. And for you guys, thank you for watching. Sana na-bless kayo sa checklist or sa 7 steps on how to know the one. So, hindi po ito, very informal lang. I'm just sharing you what I did to my love life and my lifetime partner and my preparations. So, yun po. And if you want to listen or to watch more of my videos, sa next video ko, I'm going to share with you on how God orchestrated our marriage, kung paano ko siya na-meet, how we met. So, if you want to know about guys, please subscribe to my channel and please click the bell button para ma-notify kayo sa mga next video ko. And please give hug by clicking the like button. Thank you so much. God bless. God bless you all.